Yo, what is up, ma'am, sir? Motoko Next Mix Vlog nagbabalik. At for today's video, mga sir, is tatalakayin natin ay kailangan natin i-cleaning yung starter motor niya. Kasi nga, matagal na natin tong ginagamit na motor at wala tayong kickstarter. Kaya stress na stress yung electric starter natin. Kaya ngayon, i-maintenance din natin siya. Kasi nga, ayan mga sir, kung saan nakikita nyo, kinabit natin yung ating battery doon sa charger kasi nga nag-low bat kasi mabigat ikutin yung starter motor niya. Kaya stay tuned mga sir. Ayan mga ma'am sir, so natanggal na natin yung kabilang fairing. Ngayon mga sir is andito yung starter motor natin. So, mahirap palang tanggalin kapag hindi muna tinanggal yung carburetor natin. So, kailangan munang tanggalin yung carb. Kasi, yung technique ng pagtatanggal nito is luwagan natin tong dalawang 10mm na bolts. Tapos, rise up. Hilahin natin pataas. Tapos, dito doon natin kukunin to. Kaya, kailangan munang tanggalin yung tangke tsaka yung carburetor. So, tanggalin ko muna mga sir. Balikan ko kayo mamaya. Yan na nga mga ma'am sir. Napakadumi ng laman loob ng motor natin. Ito siya mga sir. Natanggalan natin yung carb, yung air cleaner, tapos yung tangke. Ngayon is tatanggalin natin tong dalawang 10mm na bolt. So, yan lang. Ilusot natin dito yung 10mm. Mas mainam mga sir, meron tayong mataas na ganito or socket wrench. O sa tanggalin muna natin mga sir, wala akong taga video kaya mahirap to mga sir. So, hindi ko maipakita paano magtanggal pero yun lang naman yung gagawin. So balikan ko kayo mamaya. And update mga sir, natanggal na natin. At dito mga sir, tingnan natin, may puti-puti na siya mga sir. Ngayon is star screw lang yung bolt niya mga sir. Kailangan natin yung tanggalin para mabuksan natin yung loob nito. Ito siya mga sir. Ito yung pinagtanggalan natin. Ayan yung butas. So ngayon mga sir, kuha tayo ng gasolina sa tangke. Kasi gasolina yung panglilinis natin mga sir. Para madaling matuyo. Ganito mga sir. Ito yung itsura. Halos kapareha lang siya ng mga rusi na yun siya mga sir, oh. Matigas yung ikutin. Ayan. Medyo may katigasan siya mga sir, kulang siguro ito ng lubricant or iwan ko lang kung makapal pa yung carbon brass nito. So balikan ko kayo mamaya mga sir. Subukan natin kumuha ng video kung paano natin buksan. Saka yung meron kasi itong mga spacer, iwan ko kung meron. So first time kong magbukas ng ganito. So, set up muna natin yung camera natin. Ito na mga sir, bubuksan na natin. So, star screw lang yung gagamitin mga sir, dalawa. Medyo matigas to mga sir. Kailangan natin ng mga sir, pwede natin siya i-impact wrench yung star screw. Saglit lang mga sir. So, balik tayo mga sir. Kailangan natin ng impact wrench. Kasi may katigasan ito mga sir. Mga sir, tanggal. Wala naman. Huwag na mga sir. Sa pagtatanggal nito mga sir, meron tayong mga markings dito mga sir. Tingnan, hanapin lang natin yung markings para hindi ito magkabaliktad. So kung wala kayong makitang markings mga sir, so gagawa tayo ng markings. Ika lang. Nasaan mo natin mga sir? Wala. So, walang markings mga sir, kaya gagawa tayo.
Buhitan na natin mga sir. Hindi tayo magkalituhan ito mga sir. Yan. Klaro ba mga sir? Ayan, tatanggalin natin. Bale, meron siyang kasamang ano mga sir, isang lock washer tsaka washer. Una yung washer tsaka sunod yung lock washer. Kabila din, ganun din. Ngayon mga sir, is tatanggalin na natin. Ito mga sir, tingnan nyo. Meron na siyang mga build up ng carbon sa loob. Ito. Tapos pagbubukas ito mga sir, ingatan na natin na hindi mahulog mga sir. Nakakapit yung armature niya mga sir, kaya unahin natin itong permanent magnet niya. Bigas na sir. Ayan, nakita natin agad yung kuwan mga sir, wala namang mga washer doon sa loob. Ayan yung mga build up niya mga sir. Ito yung mga piece of carbon mga sir, mga sunog niya to, mga sinunog ng mga sunog na mga carbon brass. Apat pala yung carbon brass nito mga sir. Ayan, ngayon is tanggalin natin to dito. Ayan mga sir, maya is linisin natin itong mga carbon brass. Nakapal ba mga sir? O, parang bago pa. Ayan. Ayan, maraming kuan mga sir. Bali yung carbon brass niya is nakakapit dito sa kuan niya. Mga sir, may gasolina na tayo dito sa ating lagayan. So, i-brush lang natin itong mga sir. Tanggalin natin yung mga nag-build up na carbon mga sir. Malinis na siya mga sir. Yan na yan. So dito tayo sa takip mga sir. Itong carbon brass nyo mga sir at mga permanent magnet. Marami nang madumi mga sir. Ating antayin na magkakalawang ito mga sir kasi sayang. Ito isa o.
Galawan natin ang gasolina mga sir. Hapon na natin itong dumi. Itong armature mga sir, yung contact point mga sir, tanggalin natin yung mga nag-build up na carbon dito sa mga kanal niya mga sir. Kasi ground dito mga sir pag mayroon pang mga carbon doon. Yung iba mga sir, nililiha to. So huwag nang tayo magliha mga sir kasi ninipis lang yung ganito natin. Pag nagka-manipis ito mga sir, malayo na siya sa contact point. Mahirap nang paikutin ng carbon brush mga sir. Yan, malinis na ito mga sir. Tapos subukan natin ito mga sir kung may mag-iba ba doon sa nung una mga sir. Yan mga sir, natuyo na ito. What we do here is go back. Break natin mga sir. Meron tong kanal mga sir. Dali lang naman sundan. Ayan mga sir. So, bali apat ito mga sir. Kaya kumuha tayo ng mga alambre mga sir. Kumuha muna tayo ng mga alambre. Makikita nyo kung paano natin, saan natin gagamitin yung mga alambre mga sir. So, bye-bye. Bali mga sir, wala tayong nakita ng alambre. Kaya itong toothpick na lang yung gamitin natin mga sir. Ito pala ay pantukod lang mga sir para hindi umatras yung carbon brush. Yun siya mga sir. Buti ganito yung gagawin mga sir. Tinukuran na natin para hindi siya mag-release. So, dalawa na lang mga sir. So, isa na lang. So, ayan mga sir, na iayos na natin. So, balik natin yung armature. So, alalay lang mga sir, hawakan natin tong holder ng carbon brush. Kasi permanent magnet to mga sir. Ayan. So, sungkitin na natin yung mga iba mga sir na hindi napasok. Ayan mga sir, na-fix na. Tanggalin natin yung mga tinukod natin mga sir. Ayan. Ayan, ayos na yung lapat mga sir. Balik na natin yung takip. Sa technique pala nito mga sir, lagyan natin ng kunting grasa ito mga sir para smooth yung contact niya. Sa akin mga sir, oil. Oil lang yung nilalagay ko mga sir. Yan, nalagyan na natin ng oil. Muna natin ipasok ito. Wala itong mga washer mga sir. So, tingnan natin yung markings na ginawa natin mga sir. So, ano ba yun? Ito. Siya mga sir. Bali, itatapat natin to dito. Yan, dito. Ito yung ginawa natin. Ito. Ito mga sir. Yung markings.
Ay, ang uring mga sir. Huwag natin itong kalimutan mga sir. Importante ito para hindi mapasok ng tubig yung motor natin. So, hanapin ulit natin mga sir. So, ayan. Ayan mga sir. Sunod is ito mga sir, meron tayong technique dito. Lagyan natin ito ng kunting grasa mga sir. Grasa. Kung yung kunti lang, yung sakto lang, yung hindi siya kakalat mga sir. Nandyan lang. Buwan na tayo ng grasa. Yan, so hanapin na agad natin yung markings. Ay, yung o-ring. Limutan agad. Ito. Tapos itapat sa markings. So, ayan. Ayan mga sir. Markings. Mali, babalik na natin yung ang tigas ikutin ha. Balik natin yung dalawang ito. Lagyan natin ng grasa. Ayan. Yung dulo. Mali, positive, tapos negative itong katawan niya, yung body. May rekta natin ito mga sir. Mali, ayan mga sir, kinabit na natin kasi wala tayong taga-video, hindi natin napakita. Mali, yung pagkabit nito mga sir, ganun din, susuksok natin doon. Tapos balik natin itong tinanggal natin kanina. Ito yung sa positive niya, galing to sa battery. Ayan, babalik natin. Tapos, ito palang body ground mga sir. Itong nandito mga sir. Ayan, ito mga sir is kakonekta dito, tatanggalin natin, lilipat natin to dito sa mismong kabitan ng starter motor para rekta talaga yung connection niya mga sir. So balikan ko kayo mamaya. Ayan mga sir, nakabit na natin siya. Ngayon ititesting natin mga sir kung meron bang nag-iba. Dati kasi mga sir, pag in-start natin, namamatay yung odometer natin. Ngayon, isusubukan natin mga sir. Hindi na tayo namamatayan mga sir. Tsaka take note mga sir, yung battery na gamit natin ay 4L lang siya mga sir, pang XRM. Kinaya niya pa rin kasi yung ikot ng ating motor mga sir is smooth. Malambot na siya mga sir kasi nga okay yung contact, okay yung lubricants sa loob. Kaya ayos mga sir, successful yung ating DIY.
Ngayon mga sir, is ibabalik ko muna yung mga tinanggal natin, mga cover. Dati kasi mga sir, bumababa siya into 6 yung dito sa kanyang voltmeter. Ikabit ko muna mga sir, tapos try natin ulit. Ito na mga ma'am sir, kinabit na natin yung mga fairings ng motor. At saka yung voltmeter. So ito siya mga ma'am sir. Meron tayong 13.1. So start natin kung hindi ba mamamatay yung odo natin. Final touch. So let's start mga sir. Ayan siya mga sir. So far so good. Hindi siya namatay. So all goods. One start. So paano ba mga sir? So hanggang dito na lang siguro yung video natin. At sa mga bago, paki-subscribe na din yung channel natin. At paki-pindot yung notification bell para ma-update kayo sa mga future videos na gagawin ba natin soon. Arigato gonsaimas. Bye-bye.